Good morning po, welcome po sa aking YouTube channel Fred Mechanic at ayan po, dito naman po tayo sa Ford Ranger, ayan 2015 model. At yung concern po nito ay nagbabawas yung kanyang fluid doon sa kanyang reservoir ng kanyang clutch. Ayan so, at patigas ipasok yung kanyang gear, at ayan bumabasiyo po dito, ganyan yung position niya. So tingnan natin saan galing yung kanyang leak, kasi dalawa yung ano niya, clutch cylinder. Ayan, primary nandun sa ilalim yung primary, kita natin. Ayan, ito yung primary clutch cylinder, at meron din secondary clutch cylinder din doon sa ilalim. So yung madalas magli-leak po yung kanyang secondary clutch. At tara, tingnan natin yung kanyang transmission side, kung saan galing yung kanyang leak, yung clutch fluid saan galing. Tara, tingnan natin. Ayan pala, 3.2 6 speed. So nagbabawas po ito. Ayan, ayan po, ito yung kanyang transmission. Ayan, may leak na po siya. Ayan, brake fluid po ito na leak. Ayan, galing siya dito yun sa ilalim ng kanyang secondary clutch cylinder. Okay, yun yung kanyang port. Okay, so papalitan natin to. Okay, so papalitan to ng clutch cylinder. Ayan po, ito yung clutch slip secondary, yung doon sa ilalim sa kanyang transmission. So ang gagawin ko dito ay i-pull out ko yung kanyang transmission at ikakabit ko itong bago. At ito naman ay primary, mas ito yung cylinder. Ito yung kanyang primary. Doon sa pedal, pedal sa ilalim. Ayan. Okay. Dalawang clutch fluid. Ayan. That four. Okay. So, ipu-pull down po ko ito. And, tara, samahan niyo ako.
traffic niya para sa kanyang safe nap. Ayan. Ayan po, ayan. So, susundutin natin. Ayan, motor po siya. Ayan. So, connected dyan doon dito. Dito yan connected. Pero ang nangyari, putol. Ayan. Putol. So, dito lang po ang tatanggalin. Itong 10mm na bolt. Pero, hindi ko na lang ito tatanggalin kasi putol na. Para may iba pa po ito. So, may putol po siya dito. Ito. Ito po yung putol niya. Tingnan natin sa kabila. Kung putol ba. Okay. Ito yung connected niya. Ayan, ito yung connected niya. So, tingnan natin dito kung may putol. Okay po, hindi po siya putol. Ito yung 10mm bolt niya. Ayan, hindi po siya putol. At ito yung connected. Ayan, kanya safe na. May bago na po yung kanyang clutch lid. Meron na po siyang boot. Yan. Ito yung bago niya. So, napapansin niyo na meron na siyang boot na rubber. So, dito naman, wala pa. Kaya, ito yung kadalasan na mag-leak. Yung internal leak dito. Yan. Ito yung bago niya. Meron na po siyang damper dito. Yan. Ito wala. Tatanggalin pa ba daw? Ayan. Ayan. Ito yung bago niya. Meron na po siya dito. Ayan. So, napapansin nyo na wala siyang boots dito. Rubber boots. So, lagay yan dito. Ayan. Ang luma niya. Ayan. Wala siyang insulator. Parang insulator nito eh. Yan. So, napapansin nyo na lumalabas na yung kanyang spring. Yan. Lumalabas na yung kanyang spring. Yan. So, dapat nasa ilalim yan. Balik natin. Ayaw na. Lumalabas na talaga. So, yung kakaiba lang nito ay meron na siyang rubber boots. Yan. Ito. Saka meron na siya dito. Yan, damper. Yan o, may leak na po siya. Hey, kapit mo. Saan na nga kapit.
sakit natin dito. Yan. Pak. Kapit na po siya. Hindi na siya mabubunot. Nakalak na. Kapit na natin. Dito. Yan, kapit natin dito. Yung flats. Flats pressure plate. Okay. Yan. So ito na yung bago. Yan. At sa video na ito ay mag-demo po ako kung paano ba mag-bleed ng clutch pedal or ayan, clutch lip cylinder. So ito po yung pagpag-bleed na po tayo, pag tapos na po tayo na palit ng clutch lip cylinder sa ilalim, dito sa ilalim yan po ang clutch lip cylinder. Ayan, ito po yun. Ayan pag mag release na po tayo. Ayan, pag mag-release na po tayo, yan, lalabas na yung hangin dito. Pag mag-bleed na po tayo, mag-pump na po tayo ng kanyang clutch pedal. So, yun yung position niya. Pag mag-release na po siya, ganyan yun. Yan, so lalabas na yung hangin dito. So, ipapasok natin dito sa ilalim. Yan, yun yung position niya. Yan. Dahan-dahan lang natin. Okay. Pasok na po siya. Yan. So, pag may pressure na po siya, pump tayo ng clutch pedal. So, steady lang natin. So, ito yung bubunutin natin. Itong isa, hindi po ito. Kasi pag yung dalawa yung bubunutin, lalabas po ito. Lalabas po ito. So, ito lang yung isa mo yung bubunutin dito, dito. Ito lang yung bubunutin natin. Yan, naka-steady po yung clutch pedal. Yan. So, automatic mag-release na po ito. Yan. So, naka-release na po siya. So, lalabas na yung fluid dito. Yung mahangin na fluid. So, ang gagawin naman natin, ibabalik naman natin. Yan. At lock naman natin. So, pump naman. Pump naman po tayo hanggang tumitigas yung clutch pedal. Okay? Steady naman. Steady. At release naman natin ito. Yan. So, mag-expand po ito. Ganyan yung position niya. Ganyan. So, naka-release na po siya. So, lalabas naman po yung fluid dito. Ito yung bleeding port niya. Yan. Ganyan yung position niya. Yan. So, lalabas na yung fluid dito. So, next naman ay lock naman natin ito. Yan, lock. I-lock naman natin. Hanggang tumitigas yung kanyang clutch pedal. At ayan, so pag dalawa na yung babanatan natin, yan, lalabas po ito. Yan. Lalabas po ito. Yan. Ayan. Ayan, nakalabas na po siya. Okay? So yun lang po, at sana naman may kunting natutunan. At yan po, maraming salamat sa panonood, at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel and mag-like. Yan po, maraming salamat. Ayan po, nakikabit na natin yung transmission. Ayan. Nakikabit na po natin dito. Ayan.
mamayan po i-blade ko na lang po ito. Yan. Yan. Ito yung dalawa ang kalagay dito. Ito na mga bunot natin. Ayan po, so ito yung nakakabit dito. Ayan, ganyan yung position niya. Ganyan. Lock siya dito. So meron siya dito. Ito. Ito yung masikip na part. Ito tatatanggalin po ito. So sobrang sikit po ito. Dahan-dahan lang na susunditin ito ng flat screwdriver. Ito yung kailangan ko. At ito din. Okay lang ito. Wala naman itong clip. Wala itong clip. Okay. Susunditin ito. Susunditin natin. Dahan-dahan lang. Ayong. Ayan. Ito yun. Ayan. Dahan-dahan lang. Yan. So nakikita niyo na ba? Yan. Ipo, natanggal na po siya. Yan. Dahan-dahan lang. Okay. Tingnan natin kung may leak na na ba. May leak na bang ng galap? Bago. Tatanggalin lang natin ito. Tanggal lang. Okay, naibalik na lahat. So, huwag kalimutan na higpitan itong 12mm na bolt and nut. At sa ilalim din, huwag natin kalimutan na ibalik yung hose papunta dito sa kanyang primary clutch cylinder. Dalawang hose yan, dalawa. At itong clip na to dito, huwag din kalimutan ibalik. Ayan. So, balik na natin. Ayan. Balik na natin to. Ayan, balik na natin sa araw. Ayan, para ma-bleed natin yung kanyang fluid sa kanyang clutch. Tara. Lagyan na natin ng fluid. Ayan po, ito yung reservoir ng brake at saka clutch. So kasama na po siya. So yung papunta ng clutch cylinder, ito. Ayan, papunta yan sa ilalim. Ayan. Sa kanyang primary clutch cylinder. At saka papunta naman yun sa ilalim. Yung isang na hose ay papunta sa secondary clutch cylinder, yung nasa ilalim ng transmission. Okay, so lalagyan na natin. Okay, dito tayo maglalagay. So ang gagamitin natin ay DOT-4. Yan, DOT-4 fluid, brake fluid.
natin. Lagyan natin to. Sige, bumba. Undo. Ye, bumba. Ye. Pondo. Tambah berangin. Yan. Ye, bomba. Angin ta, angin. Bomba. Ye, bomba. Ay yung isa yan, naubos muna po ito, so mag-open na po ako ng isa para dito final, so tapos na po ako nag-blade yan, tapos na po ako nag-blade, so open pa po ako ng isa. So open na po, tapos na po ako na bine-blade.
panonood. At kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa aking YouTube channel and mag-like. At huwag na din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. At mag-subscribe na rin. At yun lang po. At maraming salamat po sa panonood. And bye-bye. God bless. Matigas na.